바보 사기 나한테 뭐가 되냐고. 뛰어야 뛰어야. 아유 꽁꽁 다이. 사 gitna ng takot at tensyon sa loob ng kwarto, nagawa ni Joanna na makapag-chat sa asawang si Anjo na noon ay nasa trabaho. Chinat ko po yung asawa ko na tulungan mo po kami kasi baka hindi mo na kami maabutan dito ng buhay. Tapos yun po, yung asawa ko nag-chat dun po sa may-ari ng bahay na tulungan daw kami. Sa kabila ng matinding takot, nagawa pa raw ng biktima na mag-chat sa kanyang asawa na siya namang kumontak sa kanilang landlady at siya namang tumawag sa mga pulis para humingi ng tulong. 10:45 ng umaga, naiparating sa tanggapan ng Baseco Police Station 13 ang insidente. Hello? Hello, Chief. May report po ng hostage taking dito sa Baseco. Ganun ba? Sige, i-alarma ang SWAT team. Pupunta tayo ngayon din. Paano sa nagsimula yung trabaho po ng Baseco Police sa pagkakataon yun? Around 9:45, yung ating duty desk officer nakarecibo ng telephone call. So immediately po, inalarm mo natin ang buong Baseco Police Station. Nag-proceed po agad doon yung PCP commander to cordon the area ho. Humingi po kami ng assistance ho sa ating district special weapons and tactics, yung ating DMFB at yung ating chief mobile to respond ho, in this kind of scenario. Agad na nakarating ang mga pulis sa pinangyayarihan ng krimen. Ayon sa hepe ng Baseco Police Station 13, hindi biro ang insidente ng hostage taking. Nasaan yung hostage taking? Nasa second po lang, sir. Pinakausap ng kasama namin. Paano po yung naging utos niyo po on the ground sa ating mga tao? Number one po, yung mga pulis natin, in-instruct natin na i-cordon nung yung area. I-cordon. Yung mga walang participation ng mga residente uron, pinalayo po natin yan. Pasok, sir. Pasok, pasok. Walang pupunta. Ayon sa mga pulis, dinatnan nila ang ilang lalaki na kinakausap ang suspect. Hindi ka na magagalaw ng mga umahabol sa'yo. Tara na. Nalaman nilang isang security guard pala ang lalaking ng hostage. Ang naabutan ko po, andun po yung mga kasamahan yung security guard. Pinapacify po siya at pinakikiusapan na lumabas na ho nung bahay. Ang pakikipag-usap ng mga otoridad sa suspect nahagip pa ng CCTV. Ako nga pala yung hepe ng kapulisan dito sa Baseco. Ano bang atin? Gusto ko na ako umuwi, sir. Ganun ba? Walang problema. Sige, ihatid kita. Pero gusto ko ng taxi. Taxi? Teka, sandali ah. Ito. 3,000. Kunin mo na lahat yan. Huwag ka na maiya. Pati pangkain, pambirienda. Sa'yo na yan. Paano papasok yung taxi sa SKD ka? Ipapatawag ka sa baba. Hindi pwede, sir. Papatay nila ako pag lumabas ako. Huwag kang maglala. E-escortan ka ng mga pulis ko paglabas. Sinisiguro ko sa'yo ang kaligtasan mo. Tatawag mo na ako sa kapatid ko, sir. Gusto daw niyang umuwi, tapos gusto niyang kausapin yung kapatid niya. Meron daw sa kanyang papatay. Hindi namin maintindihan mo, kung ano yung talaga yung root of cause nung kanyang parang unusual behavior. Iiwanan ko sa kasamahan mo. Okay? Dagdag ng mga pulis, kaawa-awa ang kondisyon ni Joanna at ng tatlong mga bata. Kuya, maawa ka na. Lumayan mo na kami. Umalis ka na, please. Tahimik kayo! Tahimik! Ginagawa sa'yo, kuya. Umalis ka na. Panawa mo na sa amin ang mga anak ko. Wala kami ginagawa sa'yo, kuya. Panawa mo na. Umalis ka na dito, please. Umalis ka na!
Nakita ko yung mga bata talagang exhausted na pagod. Tsaka si ate ma'am, nagiging ano na rin, nag-hysterical na talaga. Saan ahantong ang pakikipag-negosasyon ng mga pulis sa suspect? Mailigtas kaya sina Joanna at mga bata sa kamay ng hostage taker?